Higit sa kahit anong karangalan, inspirasyon ang hatid ng mga atletang may kapansanan. Tulad ng magkapatid na Joshua at Jerome Nelmida. Pinagkaitma ng kapalaran na sila ay makakita ng liwanag ng normal. Hindi naman ito naging hadlang para ipakita nila ang kanilang lakas at kakayahan. Magkasangga silang lumaban para magkaroon ng pangalan sa larangan ng palakasan. Dahil para sa kanila, walang imposible sa kambal sa kapansanan, kambal sa tagumpay. Every successful journey begins with the uncertainty, the fear of the unknown. Madilim man ang paningin namin at wala ako nakita, lumiliwanag ang paligid ko pagkasama ko utol ko. Mga ginto, pilak at ang ilan mga tanso. Ito ang mga koleksyon ng parangal ng kambal na magkapatid na sina Jerome at Joshua. Simbolo ng kanilang galing, lakas at kahusayan sa larangan ng palakasan o sports. Integridad, tapang at kumpiyansa sa kanilang sarili. Ang pinakamataas na karangalang bitbit at uwi ng magkapatid sa kanilang pamilya, ang pamilya Nelmida. Maraming salamat, Jerome and Joshua, na nandito kayo ngayon sa programa namin para magbigay ng inspirasyon sa nakakarami. Pero yung inyong pagiging mga kampyon na atleta ngayon, eh, hindi ganun nagsimula nung maliit kayo siguro, di ba? Jerome, ikaw muna. Kailan mo napansin na iba ka? Bata po kasi kami, sinasabi na po yung mami sa amin na anak, blind kayo, kaya kung meron man na magtanong sa inyo o mag-discriminate man sa inyo, huwag nyo na lang silang papansinin at ang mahalaga naman, tanggap nyo kung ano yung disability nyo. Ikaw naman, Joshua, ano ang mga recollections mo ng inyong pagkabata? Pinaalam na po sa amin ang mga magulang namin habang maaga pa na yung tungkol sa situation nga po namin. And then, yung trato nila po sa amin is the same lang po. Ipinanganak na premature o kulang sa buwan ang kambal. Ito ang dahilan para hindi na na-develop ang kanilang mga mata na nagresulta sa pagkabulag nina Jerome at Joshua. Sa kanilang sitwasyon, takot, galit at panghihina ng loob ang naramdaman ng kanilang mga magulang na sina Annette at Rick. Na baka wala nang magandang kinabukasan ang naghihintay para sa kanilang kambal na anak. Galit dahil sa dami ng tao sa mundo, bakit naman sa kanilang mga bunso pa ito nangyari? At panghihina ng loob dahil hindi talaga nila malaman noon paano nila tutulungang magkaroon ng normal na buhay ang kanilang mga anak. Sinabihan ako nung OB-GYN ni na prone sa premature yung mga cases ng mga twins. 28 days old, nag-start na yung operation ni Kambal. Kasi si Joshua yung kailangan ng immediate operation dahil stage 4 na si Joshua. Nagkaroon ng complications during the operation. Nag-stop breathing si Joshua for 5 minutes. Tapos in-intubate si Joshua. During that time is palm size lang si Kambal. Nung inilabas ko kasi palm size lang, less than 1 kilo. Kaya ako kinaoperahan. Kahit binigyan lang ako ng 20% chance, grinab ko pa rin yung opportunity na maoperahan sila. Pag ako yung nag-iisa, nakikita ko yung mga anak ko, bit-bit ko pag kami nang kukommute. Gusto ko na sabihin, sa akin na dapat napunta ang kanilang disability. Aakuin ko, makakita lamang sila.
Lito at tuliro ang mag-asawa sa kinahantungan ng kanilang kambal. Pero biyaya pa rin nilang ituring mula sa may kapal ang pagdating ni na Jerome at Joshua sa kanilang pamilya. Wala kaming regrets kami mag-asawa. Ano? Basta kami, nung nalaman, sinabi ng doktor na ganito na may posibilidad na mangyayari, hindi makakita. So, nagdadasal pa rin kami. Ang hiling lang namin sa Diyos na mabuhay yung dalawa. Kasi nga, si Joshua talagang nire-revive. Sa bigat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, tanging dasal at pananampalataya ang naging kakampi nila sa madilim na yugtong ito ng kanilang pamilya. Lahat ginawa namin para lang makakita sila. Umabot pa sa point na pati kay Padre Pio, pumunta kami, nanalig kami na tumasa na magkakaroon ng milagro. Kahit na anong usal ng mga nobena at paulit-ulit na dasal, tuluyan pa rin nabulag ang kambal na sina Jerome at Joshua. Kaya ang tanong ng kanilang ina, paano ang dalawang kawawang anak niya? Paano na ang kanilang kinabukasan kung sila ay mabubuhay na parehong hindi makakita? Although ginawa naman talaga din ng mga doctors yung best nila, kaya lang talagang hindi pa rin naging successful yung operation. Sa kagustuhan namin na mabigyan ng magandang edukasyon si Kambal, patuloy pa rin ang aming pag-enroll sa kanila sa PABDIG. Subalit, nagkaroon ng pambubuli sa mga kaklase. Biniro man ng tadhana ang kambal na parehong bulag, naging determinado naman ang kanilang mga magulang na ilaban sila para mabuhay ng normal at makipagsabayan sa ibang mga bata. Pinasok sa espesyal na eskwelahan si Jerome at Joshua ang Resources for the Blind. Natanggap ba ninyo kaagad noong with just the support system of the family yung inyong kalagayan, Jerome? I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. At first po, may mga tanong din kami sa isip namin na ano ba nangyari? Bakit kami nabulag? Ano ba yung rason? Bakit ginawa ng Panginoon sa amin na gawin yung condition na magkaroon kami ng gantong kondisyon? Pero, yun nga po, by the help of our parents, naunawaan din po naman agad namin na ito, may kondisyon kami at may mga plano si Lord, bakit nangyayari sa amin to? Ikaw naman, Joshua, ano ang process mo? Sa akin po kasi, maaga na po talaga sa amin pinamulat ng mga magulang namin na matanggap yung aming kondisyon. Pero life must go on kina Joshua at Jerome. Sila mismo ang humanap ng sarili nilang liwanag. Ang kanilang kapansanan, ginawa nilang kalakasan, at ito pa ang nagsilbing daan para sila ay makilala at ma-achieve ang pangarap nilang magtagumpay. Sa kakayahan at abilidad na mayroon sina Jerome at Joshua, walang mag-aakalang sila ay may kakulangan o kapansanan. Marunong ang dalawa na mag-cellphone at mag-computer. Hindi lang yan, into photography din ang kambal. Kayang-kaya nilang kumuha ng perfect angle. Pagka sa mga gawaing bahay naman, naaasahan naman sila kasi nauutusan naman din. So pagka kakain, after nilang mag-eat, ayusin naman nila yung pinagkainan nila sa table. Never ko na feel na may kakulangan sila kasi para sa amin, they're normal and we love them. Bukas palad nilang tinanggap na ito ang kanilang kapalaran. Pero ipinangako ng dalawa sa sarili na hahanapin nila ang kanilang silbi at pwesto sa mundo. Iba rin ang sports, ha? Kasi madalas yan contact.
diba? Contact. In your case, ano ang unang-unang sport ninyo bilang bata, Joshua? Ano po, 2009 we started po, we attended po a sporting event po for persons with visual impairment wherein po i-introduce po sa amin yung mga sports like halimbawa running, swimming, and etc. Tinry po muna namin kasi yung mga sports na yun like running, tapos nung swimming po ano eh, ako po talaga matatakot din sa water. So may fear in ano po talaga ako, parang nung paglubog ko parang natatakot ako kasi parang I'm worrying na baka malunod ako kung ano mangyari sa akin. Hanggang sa ano po, ano-ano po kami ng potential ng coach, sinabi niya po sa amin na may potential, si kay mommy at daddy po na may potential daw po kami. Pinasok ang kaliwat ka ng free training sa mga sports para palakasin ang katawan at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Dito na nakita ang potensyal ng gambal para maging mga atleta. Maraming nakakakita na hindi kinakaya yung kinakaya ninyo. Paano mo ginawa? Ano yung sikreto mo? Sa totoo lang po, mahirap. Malaking bagay din po yung support system po, yung family, yung coaches po, and then yung mga nag-support po sa amin. Mula sa maliliit na kompetisyon sa swimming sila nag-umpisa. Pero noong 2017, sabay nilang pinasok ang ASEAN Para Triathlon. Ito ang kombinasyon ng marathon at biking. Hindi lang sila finisher dahil nagcha-champion sila sa iba't ibang national competitions pagdating sa triathlon. Kaya ang mga medalya nila hindi na mabilang sa dami. So, saan galing yung hugot nyo ng determinasyon na ituloy lang? Ano ba, hindi naman siguro kayo pinipili. Pilit lang ng magulang, right? Opo. Nagustuhan na rin ninyo. Opo. Yes. Po. Oo, nagustuhan na rin ninyo. So ano ang sinasabi mo sa sarili mo, Joshua, tuwing madadapa ka, mabubunggo, ang hirap, nalunod-lunod ano ka po, na? Ano po, every time na nangyayari po sa akin yun, especially po sa triathlon, naisip ko na lang po nung nangyayari sa akin yun, laban lang, tapusin mo yan kasi ginusto mo yan eh. Parang ganun po yung instinct ko pa rin. Parang nandun yung aking fighting spirit. Lagi ko pong nire-remind po yung sarili ko na ginagawa ko to para sa bayan, para sa mga sumusuporta. At syempre, yung gusto kong mapatunayan, gusto namin mapatunayan sa mga tao o sa mga nakakita o sa mga able bodies na kami rin mga persons with disabilities, kaya din namin kung anong kaya niyong gawin. Certified Pinoy athlete naman talaga ang dalawa. At sa darating na Disyembre, sasabak ulit ang gambal sa triathlon competition para irepresenta ang Pilipinas sa buong Asia. Anong sikreto para manalo dyan? Actually po, kailangan work hard po talaga. Kasi kung hindi mo pagsusumikapan yung ginagawa mo, parang wala lang din yung gastos ng mga magulang mo pagpunta sa training venue. Sila pa yung pang-gasolina, ganyan. So kumbaga kailangan gagawin mo talaga yung best mo. Training pa lang, 100% ka na po. Para pagdating ng race, mas gagalingan mo pa at gagawin mo yung best mo until you reach your goal. Yung pinaghirapan mo, magiging worth it yan. Kapag ka natapos mo yung race, yung safe at syempre yung may karangalan sa ating bansa. And syempre, isa pa po yung gusto ko po na maka-inspire pa po ng maraming tao. Tulad ng ibang atleta, sina Joshua at Jerome, may disiplina. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay sabay-sabay na silang nag-e-ensayo. Kaloob ng field na rin ang bonding ng dalawa. Animoy walang mga kapansanang iniinda kahit hindi nila nakikita ang paligid, tabisado't alam na daw nila ang kanilang gagawin. Wala silang takot. Gawa ng mayroon silang tiwala dun sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Magulang, guides, coach, triathlon association of the Philippines and the PSC and the POC. Palagi ko nag-stand out sila kasi ano eh, kasi when we started, lalo na sa triathlon, sila pa lang ang visually impaired na triathletes dito sa Pilipinas. Ang aim po nila talaga ay maging pioneers ng athletes for mga visually impaired. So despite their disability nga, ginamit pa rin nila yun para magtagumpay sa buhay.
talagang nagkakapagpamanga sa akin, ma'am, no, is yung, di ba, imagine, hindi siya nakakakita, di ba? Hindi siya nakakakita, pero nakagawa niya itong sports na to. Which is, itong sports na to, isa to sa pinakamahirap na sports. Kailangan mo lumangoy, tumakbo at magbike. Ang pamilya, todo support din. Maging ang mga kapatid nila, proud sa Kambal. Masayang-masaya ako sa mga achievement na nakakamit ni Kambal. Sa dami po ng mga events na mga sinasalihan ni Kambal, hindi ko na po matandaan kung ano-ano ito. Basta ang aking role bilang isang magulang ng Kambal na ito is magbit-bit na kanilang mga gamit, mag-assemble ng mga bike. Hindi lang sila sa sports panalo. Pati sa love life, aba-aba, panalo pa rin. Paano man ligaw? For me po, yung kung paano ko po siya niligawan, yung sa tingin kung paano rin yung panliligaw ng mga nakakita. Kampiyon man sa lahat ng aspeto ng buhay ang Kambal, tuloy pa rin ang pagpupursigi nilang paunlarin ang kanilang kakayahan at talent. May kapansanan man tayo o wala, lahat tayo'y pantay-pantay at may magagawa. Katiwalaan mo yung sarili mo para masabi mo na pwede kang pagkatiwalaan ng iba. Kambal man silang may kapansanan, sabay naman silang nagtagumpay dahil hindi tiningnan ni Joshua at Jerome ang sitwasyon bilang kulang. Dahil sa totoo lang daw, disability is just a state of mind. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.